Kung yun ang sagot at yun ang tugon, mabuti po yun. Alam po, namimiss ko rin ang merong sariling iglesia. Dahil tunay naman na dito sa loob ng iglesia, nandito pa ba yung panan? Dahil lahat tayo dito, mananampalataya. Kung lahat tayo, kung dito'y walang kapayapaan, saan mo kung masusumpungan ng kapayapaan? Kaya dapat pag nandito tayo sa iglesia, you can feel yung peace sa puso mo. So are you in peace today? Amen. Isang pabuting tugon na ikaw ay merong kapayapaan sa mga oras niyo. Tanongin niyo nga yung katabi niyo, kapatid. Kapatid. Are you in peace today? Ano tanong? Kapatid, are you in rest and peace today? How do you like? Amen! Amen! No? Ano, minsan, napakasarap sabihin na you're in peace. No? But honestly speaking talaga, minsan may gumugulo at may gumugulo pa rin sa ating buhay. Dahil lang ang buhay natin sa mundong ito ay maraming challenges. No? Kaya sabihin mo pa na ito ay mananampalataya, hindi ka naman binligtas na hindi magkaroon ng problema sa buhay. Amen. Kahit ikaw ay mananampalataya, may darating at darating pa rin problema na hindi mo inaasahan maging yung problema na inaasahan mo. At ang lahat ng ito ay minsan ay magugulo sa ating mga isipan. Napaka-challenging ng mundong ito. Biro niyo po, sa lahat ng mga nangyayari sa mundong ito, do you think you will have peace? Ang patuloy na gera sa Ukraine at sa Russia, ang patuloy na pagtaas ng unemployment and inflation rate sa Pilipinas, ganun din ang hindi malamang nangyayari sa kaya ko yun, may dalat, makabuta mo pa. Yung pagtaas ng dolyar laban sa peso, hindi pa nito nararamdaman ng iba, ngunit nararamdaman ito natin sa pagmahal ng bilihin. Pagtaas ng presyo ng gasolina, ito yung mga bahagi na maaaring gumulo sa ating isipan. Sapagkat, sa bawat araw na may duty, iisipin mo yun. Isipin mo kung saan ka magpapayad, saan mo na matatagpuan yung kapayapaan mo kung wala kang pagbayad. Amen! Kung alam mo na nandiyan na yung kaibigan mong si Judy, kilala niyo si Judy? Pag ang Meralco, nandiyan na, alam ko malapit na si Judy. At ang masakit dito, pag hindi mo nabayaran yun, iikot ang Meralco contador. Alam niyo yan? Alam niyo yan? Based on true story, mahirap magkaroon ng kapayapaan kung alam mo na maraming mga problema na pwede. Kaya today, malaman natin sa ating mga sarili kung ano ba yung kapayapaan na ino-offer ng Diyos at sa kapayapaan na ino-offer ng mundo. Minsan, iniisip natin kung marami kang pera, you're peaceful. Kung marami kang sasakyan, you are peaceful. Kung marami kang mga bagay na meron kang, you are peaceful. Pero ano ba ang kapayapaan na ibinibigay ng mundo ito sa kapayapaan na ibinibigay ng Diyos? Maging maliwanag sa ating mga kapatid na dahil challenging ang mundo ito, hindi mo pwedeng paghawakan na lahat ng mga bagay na meron ka sa mundo ito at sabihin mo that you are in peace. Unless you truly engage yourself to God. Ano yung pag sinabing engage? Ibig sabihin, tapat ka sa ating Panginoon that whatever happens sa buhay mo, ano man ang dumating na bagyo sa buhay mo, paninindigan mo lang at pangahawakan mo lang yung kapayapaan na ibinig. That's peace. Alam mo, maraming pagsubok na darating, pero easy ka lang at relax ka lang dahil alam mo ang tulong ng Diyos ay darating sa buhay mo. Na kahit na marami kang inaharap sa buhay mo na parang gusto mo nang umiyak, pero matatag ka pa rin sa iyong pananampalataya. Ang kapayapaan na binibigay ng Diyos ay ang kapayapaan na mahirap i-explain sa mga tao hindi naniniwala sa ating Panginoon.
Pero kung bakit kayo nandirito ngayon, ibig sabihin, kayo'y mananampalataya. Kung kayo'y mananampalataya, ibig sabihin dapat hawak nyo, pinangahawak.